Sabi niyo po, meron siya ibang lalaki. Apo, apo. Ano po yung preba meron kayo? Buksan ko po yung account niya. Nandun po yung mga conversation nila po, mga video chat. Mahal ko ang tawagan nila, sir. Yung po mga ebidensya na hawak po ni Mister, pwede niya po gamitin yon para magsampa po ng kaso sa inyo sa korte at kayo po ay mapadeport. Okay na kami. Gagapang ko tong tatlo kong mga anak. Ikaw, hindi na ako aasa sa'yo. Mami, magbati na kayo. Tsaka umuwi na kayo sa bahay. Pinapadalaan mo daw yung lalaki. Hindi daw kami. Kami po ay gagawa na ng hakbang na para kayo po ay mapapabalik ng Pilipinas sa pilitan. Sige sir, ipagsya-shopping po namin itong mga bata para magkaroon sila ng mga bagong damit. Bibigyan ko po ng 10,000 yung mga bata. And then, bigyan mo rin si sir ng 20. Salamat sir, salamat po. So what's up guys, welcome back to my channel. At ang pag-uusapan natin ngayon sa videong ito ay magre-reaction video tayo patungkol dun sa inabandon ng mag-aama na nasa Pilipinas at yung kanyang asawa ay nang ibang bansa, na dapat ang ginagawa dito nung kanilang ina ng tatlong bata is dapat binibigyan sila ng sustento, at ang pangalan ng babaeng ina nila ay si Ate Nieves Olivar at ang kanyang asawa na si Sir Ronald. So dapat sa sitwasyon na ito ay ang lalaki nga dapat ang nag-iibang bansa para matustusan yung pangangailangan ng mga kanilang anak para sa pag-aaral, para sa mga bilihin sa bahay at upa. Pero yung sa sitwasyon nila dito is yung babae nga yung nag-iibang bansa, and then baliktad sila ng ano ng sitwasyon. Yung babae nga yung nag-iibang bansa. So, pero ang ginawa dito ng babae is nagloko, and then pinagpalit yung asawa niya na nasa ibang bansa, and then naapektuhan yung kanilang tatlong anak na napakalungkot na hindi dapat mangyari. Ako na minsan ng linggo. Kasi nandito naman sila sa bahay. Ngayon nandito tayo kung saan ngayon nagtatrabaho or nagpipintura si Kuya. At Kuya, pwede ba nating masilip itong pinagtatrabahuhan mo? Sige po, ma'am. So usually Kuya, mga bahay ang mga ginagawa niyo talaga, no? Apo, apo. And yun, kasama natin si Sir Sunny at siya nga ang tumutulong at isa sa mga boss ni Kuya Ronald. So kumusta ba si Kuya Ronald bilang isang pintor at kumbaga kasama niyo sa trabaho? Mahusay naman siya, masipag. Talagang nagpo-posiging magkatrabaho. Pagdating po sa kanyang performance at pag-uugali, kumusta naman po siya? Mabait naman, okay naman. Ngayon ko din lang nakasama pero okay siya. So Kuya, alin na ba dito yung mga natapos ninyo? Bali po, yan po ma'am, yung minamasilyahan namin. Ang gano sa taas, at yung CR, yung sailing. So all around, pag nagtatrabaho kayo Kuya, ilan kayo nagpipintura? Bali, may kasama pa kaming dalawa, pero nasa kabilang project din niya. As of now, kayo munang dalawa ang tumatapos nito? Apo, apo. Ang trabaho ngayon ni Sir Ronald dito ay isang pintor, and then marami pa siyang ine-extrahan na trabaho para matustusan yung kanyang tatlong anak para mapakain niya sa araw-araw, and then yung asawa niya naman is pinapadalhan yung si ate na nasa ibang bansa is yung lalaki pa nga ang pinapadalhan ng pera, hindi yung mga anak niya. Dapat ang pinapadalhan niya yung mga anak niya para makakain ng maayos, and then mabigay yung mga gusto ng bata. So sobrang sakit nun para sa mga bata. And then affect niya dito yung mga bata dahil sa kadahilanan nga na paghihiwalay nilang dalawa. So inireklamo nga dito ni Sir Ronald na pangangaliwa ng kanyang misis na si Ate
Nieves Olivar na nagloloko nga, at ang tawagan pa nga daw dito ay Mahal. And then so sobrang sakit nga naman nun na kung sino pa yung nasa ibang bansa is siya pa yung nagloloko. So karamihan kasi ngayon is yung nasa Pilipinas yung nagloloko. So hindi ko naman sinasabing lahat ng may asawa sa ibang bansa ay dapat nang magloko. And then kailangan mo lang din magtiwala sa partner mo para tumatag pa yung pagmamahalan nyo, and then tumatag yung pundasyon ng pamilya nyo para maging maayos nga yung buhay nyo. So may nang ibang bansa nga na isa sa inyo para itaguyod nga yung pamilya nyo para mabuhay yung mga anak nyo. And then hindi dapat humantong sa ganung pangyayari na hindi porkit may nakilala kang lalaki ay dapat nga na ipagpalit mo yung mister mo sa isang lalaki lang. Pero napakasipag dito ni Sir Ronald na nagtatrabaho pa rin kahit ganun yung ginawa ng misis niya. So napakasipag nga dito ni Sir Ronald dahil sa ginawa pakain sa araw-araw nga. So ako rin is naranasan ko rin yung ganyang pangyayari na nasa may kapamilya nga akong nasa ibang bansa, and then naghiwalay din sila nung kanyang asawa. Yung ate ko yung nasa ibang bansa, and then yung kanyang asawa naman is nasa Bicol. So ang daming dumadating sa kanya na chismis para siraan nga ata yung kanyang asawa na nasa Bicol. And then so sa ganun nga na pangyayari, eh pag nasa ibang bansa ka talaga, kung ano-anong iisipin mo, and then ang dami pumapasok sa utak mo. So dapat talaga magtiwala lang, and then tiwala ka lang, and then pray ka lagi kay God para malagpasan yung mga pagsubok sa buhay. And then kung totoo man yung chismis na yon, is dapat nga hindi na rin ginagawa ng mga lalaki yung ganong bagay. So sa sitwasyon dito is yung babae nga yung nagloko, na pinapadalhan pa nga niya yung kapit niya na nasa Pilipinas din. And then yung mga anak niya dito is kawawa kasi napatigil sa pag-aaral. Yung kanilang panganay is na depressed, parang na depressed yung kanyang panganay na anak dahil nga doon sa nangyaring paghihiwalay nung kanilang mga magulang. And then yung dalawang bata din is napahinto na. So si Sir Ronald ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pintor, parang tustusan pa dapat yung mga pangangailangan ng bata. And then yung si Ate Nieves naman is ipapadeport na ni Sir Rapi Tulpo para mapauwi dito sa Pilipinas para mapag-ayos silang dalawa para magkabalikan na nga. So ang dapat dito is magtitiwala ka lang sa partner mo bilang asawa, na kung malayo ka man o na ibang bansa ka man, kailangan mo lagi ng communication sa partner mo para tumatag yung relationship nyo. Hindi yung hihingi ni kamustahan man lang is hindi mo siya kinakamusta. So sobrang sakit nun na nasa ibang bansa yung ganong pamilya mo, and then puro hingi ka lang ng pera pero hindi mo man lang siya kinakamusta kung kumain ka na ba. So yung mga ganon. So yun nga. So napahinto nga dito yung tatlong anak niya dahil na depressed yung kanilang panganay na anak. So dito na nagtatapos yung video natin, guys. Kung nagustuhan nyo, huwag nyong kakalimutan mag like and share and comment. Mag-comment na rin kayo sa baba para more videos pa. And then huwag nyong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel, Reynard Cayetano. So thank you for watching, guys. Bye.